Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig mag-alaga ng halaman? Alam niyo po ba mga bossing kung sino man yung mga tao na mahilig mag-alaga ng tunay na halaman? Huwag lamang po yung mga plastika, yung tunay dapat, yung mga may buhay na halaman. Ito po yung may dulot din sa inyong swerte. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po sa ayon sa punsuy, kung ano po ang mga swerteng halaman na mainam sa harapan ng ating tahanan at ganoon din po sa loob ng ating tahanan, ang mga halaman na nakaka-attract lalo-lalo na sa usapin ng pera. Siyempre, alam niyo na, pagdating po sa kaperahan ay talagang kailangan ay active na active tayo dyan dahil ang pinakamayor na pangangailangan ng bawat isa lalo-lalo na sa panahon po ngayon ay pera. Kaya mainam na alam nyo po ito para pag kayo nakakita ng gatong halaman ay bilin-bilin nyo na po kaagad dahil ito nga po ay swerte at pang-attract lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Ay isa rin sa mga nakikiuso sa panahon po ngayon ay talaga namang usong-uso ang mga halaman. Bakit kamo? Kasi yung halaman mga bossing ko, yung halamang may buhay, yan po ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya na nasa kapaligiran po natin. Kaya mainam po na meron tayong tanim po niyan. Kaya yan po ay lalong usong-uso sa ngayon. Pero yun naman po mga bossing ko ay matagal na naman talagang yan eh. Hindi naman lumilipas po yan. Kaya lang nga po sa mga panahon ngayon ay mas kailangan po natin ito. Lalo-lalo na ang mga halaman na nakaka-attract ng pera. Ano po ba ito mga bossing ko? Unang-una po diyan, alam nyo po ba yung piliya? Piliya kung tawagin. Ito po ay parang maliliit na nabilog na dahon ay parang akala may mga barya. Ayan, ang tawag po dyan mga bossing ko ay piliya. Piliya. Pileya. Pileya. Yan. Pileya. Yan. Papakita ko naman po dito mga bossing ko kung ano po yung pinaka-ano pileyang yan. Bilog-bilog po yan na ang dahon ay bilog-bilog na ganyan na hinahalin tulad sa mga barya na siyang mas makaka-attract ng swerte lalo-lalo na sa kaperahan kasi nga po nakakatuwa po yung mga dahon po niya na bilog-bilog na akala mo yung mga barya. Isa po yan sa mga numero uno na napakaswerte pagdating sa usapin ng mga halaman na pwede mong ilagay sa harapan ng inyong tahanan at ganoon din po sa loob ng inyong tahanan. Lalo-lalo na sa may silangan or kaya sa center ng inyong tahanan, pwede nyo po siyang ilagay po yan. Pileya, pileya ang tawag po dyan. Number 2, ito po yung ang tawag nila ay potos plant, yung mga nakahang na halaman. Yan po ay iba't ibang klase ng mga halaman na mga potos plant. Pumili na lamang po kayo mga bossing ko. Yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte, yung mga potos plant kung tawagin yung mga nakahang na halaman. Sinasabi nila na ito daw po ay magbibigay lalo ng dulot ng swerte once na meron kang nakahang na mga halaman na ganito. Ang tawag po dyan ay potos plant. Pero yan po ay napakarami. Kumbaga inisa na lamang po ang tawag na potos plant. Pero yan po yung mga nakahang na mga halaman. Yan po ay kumbaga bawat hang po niyan ay bawat swerte ang dulot. Higit sa lahat tungkol po sa kaperahan. Number 3, ito po mga bossing ko yung citrus. Yung kahit anong klase na citrus na meron po kayo sa inyo pong tahanan, pero yan po ay mainam sa may gilid ng inyong tahanan or kaya sa may likod ng inyong tahanan. Kasi ang lahat ng klase ng citrus ay may mga tinik po yan. At yan po yung mga calamansi, oranges, dayap, lemon, or kaya dalanghita. Yan po yung mga citrus na mga tinatawag na citrus na halaman. Ngayon po mga bossing, yan po ay may dulot ay swerte. Lalo-lalo na kung hitik na hitik ang inyong po mga citrus na halaman, yung mga kalamansing yan. Basta yan po ay sa gilid at saka sa likod. Hindi naman po yan pinapasok sa ano, pero yan po ay isa rin sa mga nagdulot po niyan ay swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Mas makaka-attract po kayo ng swerte sa pera kapag meron kayong citrus na halaman sa inyong pong bakuran. Number 4, ito po mga bossing ko ang peace lily. Isa po yan sa proven na napakaswerte. Kasi ito pong si Ma'am Maribel Guaita, yung nagtitinda nga po nitong ating mga dwarfs.
siya po ay nagbigay sa akin yan na pagkalaki-laki, mula na dumating po ito, parang ang gaan po ng swerte, parang ang gaan ng flow po ng swerte po sa amin. Ay, ang Peace Lily ay subok na at meron din akong kakilala sa pamamagitan ng Peace Lily, siya po ay napadami niya po ito, diba't ang bulaklak po nito ay puti. Napadami niya po ito. At ito po itinanim niya, naging paborito niya, itinanim niya sa harapan ng kanilang tahanan. Alam niyo po ba, bawat tabi ng kanilang bakuran ay lagi nilang nabibili dahil sa pamamagitan ng mga, mahilig po siya sa mga pampaswerte. Ganoon din po sa mga halaman. At ito pong Peace Lily ay isa sa mga pinaniniwalaan niya na napakaswerte, mga bossing. Kaya, kung kayo po isa sa mga nagnanais na mag-alaga ng mga swerte naman po lahat ang halaman, kaya lang may mga iba na nag-a-attract siya or mas mabilis siyang maka-attract ng kasaganahan, lalo-lalo na nga po sa usapin ng pera. Ito pong Peace Lily, mabilis po itong makapag-attract ng wealth, abundance, prosperity. Ayan. Kaya kung kayo po isa sa mga nagnanais na magtanim ng halaman sa harapan ng inyong tahanan, Peace Lily ay huwag po mawawala. Pwede nyo rin po itong ipasok sa loob ng inyong tahanan or ilagay sa may main door po ninyo. Number 5, ito po yung mga paboritong-paborito ko, ito po yung orchids. Ngayon po mga bossing, ang orchids ay isa sa mga pinakamaganda rin na meron po dapat kayo. Kasi alam niyo po ba, kagaya na na-share ko nga po sa inyo, ang isang bulaklak ng orchids, kayo po ay mag-wish lamang sa may silangan. Ibabad nyo lamang po ito hanggang alas 8, pero matagal po siyang matuyo mga bossing. Ibabad nyo lamang po hanggang alas 8 ng umaga matapos nyo po mag-wish at ilagay po sa inyo pong pitaka, yan po ay malabong mauubusan ng pera. Yan po bulaklak ng ating orchids or yung halaman na orchids ay isa rin sa mga nagdudulot na napakaswerte sa loob ng ating bakuran at pwede rin kayo magpasok ng ganyan sa loob ng inyong tahanan. Kung halimbawa kayo po ay sobrang stress, sarado ng isipan, hindi nyo na malaman kung ano pong solusyon sa mga problema po ninyo sa pamamagitan ng orchids mga bossing ko, tutulungan po kayo nito para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, self-confidence, kayo po ay kumbagay kung ano man yung mga problema po ninyo. Ito po yung unti-unti yung masusolusyunan sa pamamagitan ng bulaklak ng orchids na makakatulong din po sa inyo at magkakaroon din po kayong yung parang magaan sa pakiramdam. Kung mapapansin nyo po mga bossing ko sa mga hotel, madalas po yan merong ganyan para kasi nagre-relax ang mga tao po sa hotel, kailangan ma-relax po sila. Yung orchids hindi po yan nawawala sa mga hotel kung mapapansin nyo po. At kumbaga kaya nagpapabalik-balik ang mga tao doon kasi nare-relax po sila, magaan sa pakiramdam. Kaya yung pong orchids ay isa sa mga numero uno na maganda na meron din po kayo sa loob ng inyong bakuran or pwede nyo ilagay ito sa loob ng inyong tahanan. Ngayon po, ito si Ma'am Tess. Siya po ay isa rin sa mga nagbigay sa atin ng orchids at ngayon po ay ang dami ng bulaklak. Noong unang pumunta po dito, kumbaga nanlagas-lagas nga po yung bulaklak gawa sa biyahe. Nalaglaglaglagan po sila. Yun nga po yung naikwento ko nilagyan ng tape kasi nga po naglaglagan na nalugas po lahat. Pero alam nyo po ba ngayon, dahil nga po naulan, gay ko lang dyan, nakita po namin ng Mr. ko, ang dami na muling bulaklak. At yan po, isa rin po yan sa napakaswerte. Kaya kung kayo po yung nagnanais na umorder ng orchids, kay Ma'am Tess, yung po, in-indicate ko po nung sa isa kong video tungkol po sa mga halaman. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ang orchids ay huwag po magpapawala sa inyo. Isa rin po yan sa mga magaganda na dapat po eh, meron po kayo sa inyong pong bakuran. Yan. Number 6 mga bossing, yan po yung bamboo plant. Ang bamboo plant, yan po ay strong relationship ng family. Kung kayo po ay may magulong pamilya, kayo po yung parang away-away na lang palagi, may mga third party hindi maiwasan, kayo po ay, yan po ay good opportunity din. Yan po ay napakaswerte rin sa harapan ng ating tahanan, maging sa loob ng ating tahanan. Yan po ay, halimbawa ay kayo po ay, meron po niyan, mas mainam pa nga tali-talian niyo po ito ng kulay pula na tali. Tapos, or kaya, magtuso ka ng isang maliit na coins, pero yung bago mo siya itusok, mag-wish ka muna. Sinasabi po nila na mas dadami daw ng dadami yung tinusok niyong perang ito ng coins kapag kayo ay naglagay sa bamboo plant na dyan sa loob ng inyong tahanan. Ngayon po mga bossing, basta yung mga swerteng halaman na yan, kailangan kakausapin niyo po yan kasi yan po ay magdudulot nga ng swerte. Higit sa lahat ko ikaw ay lagi may problema sa pera. Or kaya, para ma-release daw yung inyong galit, halimbawa, marami kayong puot sa kalooban, marami kayong problema. Kung mausap ka ng isang halaman, yung bang parang kakwentuhan mo lang siya, instead na ikwento nyo sa mga iba, mga chismoso-chismosa, ayan. Ngayon po, dyan nyo ikwento. Sabi po nila ay, eto yung, syempre may buhay nga po yan. Tutulungan ka yan hanggang sa totaling lumipas sa mga ilang araw,
mararamdaman mo na yung problema nyo ito ay nasolusyonan. Yan, isa rin po yan sa napakaganda na meron din po tayo yung bamboo plant sa harapan nating tahanan at ganoon din po sa loob ng ating tahanan. Ngayon po, yung mga lumalagong kawayan, dapat po yan ay hindi natin hayaan na maging masukal. Dapat po yan ay alaga ng pagtitrim, yung mga malalaki na ano, pero yan po ay magdudulot ng swerte. Lalo-lalo na sa isang pamilya at kung kayo po ay merong ganyan sa loob ng inyong bakuran. Yan, yan po yung isa sa mga napakaswerte, bamboo plant. Number 7, ito yung jade plant. Ay, ba, tunay naman na napakaswerte po niyan. Marami na akong nasaksihan na merong jade plant. Kaya lang ito po ay may panahon na taglagas. Parang naano po siya. Pero may iba naman na hindi naman nalalagas. Kagaya ng bossing ko, pinicturan pa. Ang tagal-tagal na sa akin, parang 10 years na daw sa kanila po yon. Ang daming bulaklak. Pero siya naman ay nasa Japan. Kumbaga, siguro iba rin sa mga weather ng mga panahon po natin dito. Kasi meron din akong kakilalang malapit po sa akin. Yan po ay napakaswerte ang jade plant. Higit sa lahat, kung ikaw po ay may negosyo or kaya kung ayo po ay nagnanais na magkaroon ng negosyo or kaya kayo po ay laging walang pera. Isang maliit na jade plant, yan po ay ilagay nyo lamang sa inyong pong center ng inyong tahanan or kaya huwag po kayo magpapawala ng ganyan sa loob ng inyong bakuran. Yan po ay magdudulot ng mabilis na flow ng swerte, higit sa lahat tungkol po sa pera. Yan po ay proven na. Kaya lang po, yun nga po, dumating sa kanila ang taglagas, ayun, nalagas po siya, bumili na lang kayo muli kasi mura lang naman po ang jade plant, mga bossing. Kapag po yung nalagas sa inyo, bumili ka na lang muli na panibago. Tapos, mas mainam para mas mabilis din po ang flow ng swerte po dyan, talian nyo po siya ng kulay pula. Ngayon, sa may silangan kayo habang tinatali nyo po siya, nagwi-wish kayo at sa may silangan kayo nakaharap. Isa rin po yan sa proven na napakaswerte, jade plant. Number 8, ito nga po mga bossing ko ay ang money tree. Ang money tree ay isa sa mga talagang proven na napakaswerte na halaman. Sinasabi nila, higit sa lahat ko, ang dahon po nito ay kung bibilangin yung bawat sangang ganyan ng dahon ay magiging 7 ay maswerte daw ang hatid. Pero madalas po kasi yan ay 6. Kumbaga pambihira po yung 7 na maaaring magkaroon ng 7. Sinasabi nila, kapag naging 7 ang dahon ng money tree nyo, ito daw po ay inyong pigtawin at ito ay iipit po ninyo, halimbawa eh sa ilalim ng inyong higaan or kaya sa may altar po ninyo. Basta yan po ay kumbaga ingatan ninyo yung dahon na yan at yan po ay pambihira at yan po ay nagdudulot daw po ng swerte. Mag-wish ka lamang daw po sa dahon na yan, ayan po ay magagrant. Kaya bilang-bilang po tayo sa ating po mga dahon ng ating money tree kung yan ay magpipito kasi madalas po nga yan ay 6. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga nagnanais na umorder ng ganyan at naghahanap po kayo sa Danya Shop, mga bossing, mula na dumating sa akin ang money tree na nagmula nga po sa Danya Shop ay ang dami po mga swerteng dumating, ang daming blessing, ang bilis ng flow ng swerte ng pera. At syempre, mga bossing, yan po ay kailangan kakausap-kausapin niyo po yung mga halaman. Ako po ay nagsulat po dyan ng kahilingan dyan sa money tree niyan. At bawat halaman ko po, may mga ginagawa po ako dyan na talaga namang damandama ko naman ang swerte. Tunay namang na napaka-epektibo. Kaya kung kayo po isa sa mga nagnanais na magkaroon ng ganyang halaman, ay umorder po kayo sa Danya Shop. Pero syempre mga bossing, alam niyo po ba, meron sa kanila na umorder, ay kumbagay na kumpleto na, ay biglang hindi na makontak. Kaya kumbagay, halimbawa tayo o-order mga bossing, kasi yun po yung masama rin gawain po yun. Hindi lamang po yung pananalangin na masama sa kapwa, hindi lamang po yung kung ano man yung mga negatibo na bumubukas sa ating pumbibig, yung mga ginagawa din po natin kasi may mga balik din po yan. Kapag kayo gumawa ng masama, may balik din sa inyong masama. Kaya mga bossing, kaya pag po gano'n, umorder tayo, abig gawin natin makatotohanan yung order natin ay hindi natin ika-cancel, hindi tayo magbibiro sa kapwa kasi syempre yun po eh kumbagay nag-effort po mga yan, talagang pinaganda, pininturahan pa yung mga lagayan nila, tapos biglang hindi na o-orderin, di ba? Kaya mga bossing, kung kayo po yung isa sa mga nagnanais na magkaroon ng mga swerteng halaman, Danya Shop, kumpleto po sila dyan. Ngayon po mga bossing, basta ang mga technique po dyan sa mga ganyan, para lalo-lalo na yung mga malalaking puno, kagaya nga po ng mula sa Danya Shop na money tree, yan po yung medyo inaano-ano ng walis ting-ting para sa linggo ng pagkabuhay, di ba, yung mga Sabado de Gloria, yung inaano ng walis ting-ting para inaalis ang malas, tapos pasok ang swerte, ganun po yung mga malalaking puno. Halimbawa, meron kayong mga puno na malalaki na, ng mga halaman,
medyo walis-walisin niyo po yung mismong puno po niya. At yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Tapos kausap-usapin niyo, sabihin niyo ako na may bigyan mo ng maraming swerte, bigyan mo naman ako ng maraming pera. Yan po ay napaka-epektibo at yan po ay gawain namin dati. Talaga namang kahit sabihin mong ikaw ay ano yung nakaka-survive sa araw-araw at hindi mo akalain na mga darating sa inyong swerte ay labis-labis sa inyong mga inaasahan. Kaya kung po ay isa sa mga nagnanais ng ganon ay subukan niyo po yan. At yan po ay prove na. Yun lang po guys, salamat sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!